Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Makati Riverside Park. Alamin natin ang mga bagong developments dito sa lugar na ito ngayong 2024. Makikita natin dito sa area ang Rockwell Center na may mga luxury residential condominium, office buildings at shopping mall. Dito naman sa kabilang side ang Aqua Private Residences. Mukhang malinis naman dito ngayon sa Riverside Park. Wala akong nakikita ng mga kalat pati na dito sa Pasig River. Wala akong nakikita ng mga palutang-lutang na basura. Ito pala yung fitness center ng Aqua Private Residences. Ang ganda rin siguro ng view dyan sa taas habang nakadungaw ka sa Pasig River. Ito naman ang bagong Estrella Pantaleon Bridge, ang bagong tulay na nagdudugtong sa Makati at Mandaluyong. Pinalitan nito yung lumang tulay. Dito muna tayo sa Rockwell Center. Unang makikita natin dito ang Aruga Luxury Apartments. At nasa gitna naman ng Rockwell Center ang Power Plant Mall, isang upscale mall dito sa Makati City. May bagong elevated bridge na nagkoconnect dito sa Rockwell Center. Papunta doon sa kabilang side ng development na ito kung saan nakatayo na ang mga luxury residential buildings. Para sa mga resident na nakatira dito sa Rockwell Center, pwede na silang tumawid papunta dito sa Power Plant Mall at vice versa. So ayan guys, tapos na nga itong bagong elevated walkway dito sa Rockwell Center.
May mga bago pang residential buildings na tinatayo dyan sa kabila. By the way, marami pa mga bagong Rockwell projects na ginagawa na ngayon outside Metro Manila. Isang Rockwell development ang tinatayo sa Pampanga, Mactan, Cebu, at Bacolod City. May project din na ginagawang Rockwell sa New Manila, Quezon City. At siguro ngayong 2024 matutuloy na sa redevelopment sa isang bahagi ng ABS-CBN compound kung saan ang lumang building ay balak na i-demolish at tatayuan ang bagong project ng Rockwell. Yan ang aabangan natin ngayong 2024. Balik tayo dito sa Riverside Park. Malinis na dito ngayon at nabawasan na yung mga vandalismo. Ang Aqua Private Residences naman ay binubuo ng 4 na high-end residential buildings at isang hotel. Ito ay development ng Century Properties na siya ring developer ng Century City. Konti na lang at fully developed na itong Rockwell Center area at wala ng space para tayuan pa ng mga bagong buildings. Sa ngayon ay nakafocus muna ang Century Properties sa mga smaller na developments. Sana mas marami pang proyekto ang Century Properties dahil napakaganda ng kanilang mga project. World class talaga yung design ng kanilang mga buildings. Katulad ng Century City na makikita natin doon sa kabilang side na puno na ng mga buildings at wala ng space para mag-expand. Dito naman sa kabilang side ng tulay, natapos na rin pala ang bagong office building na ginagawa dyan. Pagkatapos nito, mukhang magkakaroon pa ng iba pang development dito sa kabilang side sa Mandaluyong area. Sana world class ang design ng mga buildings na itatayo dito para mag-complement doon sa Rockwell Center sa kabilang side. Dito sa harap ng Aqua Private Residences, sinatayo na ngayon ang bagong project. Ito ay mga exclusive na villa. Hindi ganun kataas yung mga building na itatayo dyan, kaya hindi matatakpan ng view
yung mga nakatira dito sa Aqua Private Condo. Naging trademark na ng Rockwell Development ang matataas at magaganda na residential buildings. Ang ganda ng view dito sa taas ng tulay para kang nasa ibang bansa. Sana mas marami pa mga development na ganito na mga world-class na buildings. Abangan din natin ang magagandang project ng Rockwell sa Pampanga, Bacolod at New Manila. Anong masasabi nyo sa mga latest na development dito sa Makati Riverside? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!